bata ako, nagsimula lang naman yun sa mga drawing-drawing. Habang lumalaki, maraming nakakakita ng mga kapitbahay namin doon. Papadrawing sila. Nasasanay yung kamay kong drawing ng dahan-dahan dahil doon sa mga paggawa. Hanggang gusto ko na mag-drawing, gusto ko may kulay. So mag-experiment ako. Yun nga, gumamit na nga rin ako ng katas ng buhat, tapos katas ng saging, marami pang iba. Na-experience ko na naging mansya sa damit ko, gano'n. So yun yung ginagamit ko noon. Yung father ko noon, no? Unang-una, mabait kasi yung father namin. Gustong-gusto ko kasi na pagbakasyon namin, sumasama sa kanya. Yung tatay ko, napasok nga doon sa NIA, na nagtrabaho siya doon bilang karpintero. Nag-uwi siya ng mga paint. Ginawa ko ng pinimix ko yon. Tapos ang brush ko noon, buhok ko. Panahon na yon kasi masasabi din natin na talaga naghihirap. So walang-wala lahat doon, walang gamit, nirarasyonan lang kami ng gobyerno. Walang paraan talaga doon para magkaroon ng kagamitan ng panahon na yon. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung mga gamit sa pagpipaint. Parang nag-explore na lang ako sa sarili ko. Yung bigla na lang ba na na-aksidente ka, no? Nasugatan ka. So yun, naghihinayang kasi ako sa blood ko nung time ng bata ako. Maraming nagpapadrawing sa akin, mga teacher. Kalimitan, pag nagdodrawing ako, siyempre gusto nila, bulaklak. Para feel na feel ko na sa akin talaga yon, blood signature. Nung ginagamit ko noon, hindi ko sinasabi siyempre. At kahit bata pa man ako noon, alam ko na na pag ganun ang ginagamit mo, tutuksohin ka ng mga kalaro mo at mga paligid sa'yo. Sa university namin, umaalingaw-ngaw na yan na ang ginamit ko daw dyan, blood. Pero ganun pa man, kahit anong tanong nila sa akin, hindi ko inaamin yan. Ang mga nakakaalam lang dyan, mga trusted friend ko lang. Noong time kasi na yun, meron kasi akong kapatid nga na nasirano ng ulo actually. Dahil sa drugs. Lahat ng gamit sa bahay, binibenta niya. Ganun pa man, inalagaan siya ng magulang namin. Na tipong sa magulang namin, hindi siya nagka-diferensya ng ganun. Nahiya talaga rin akong lumabas. At saka at the same time, yung paggamit ko ng blood, baka isipin nila na, uy, pamilya, ano yan, pamilya buwang yan, mga ganun. Nung nag-college kasi ako, ayaw ko nang ipaalam sa university namin na nagpipaint ako. Dahil nung high school ako, halos di na ako makapag-aral dahil sa mga paggawa, mga pa-drawing. Pinit kong nililimot na, o hindi paalam sa kanila na nag-drawing ako. Dahil sa kulang ng financial, kailangan ko talaga magtrabaho para lang makapag-aral din. Para lang ako ma-scholar nung time na yon, lumaban ako sa isang contest. Yung regional contest, ay nanalo ako ng third. Inoferan ako ngayon ng university na, oh, gusto mo, ikaw lang lalaban sa susunod. Full scholar ka kapag nanalo ka ng first. So, taon-taon lumalaban ako. Kailangan manalo ako lagi. Yun, so, natuklasan ng university na artist pala ako. No? Marami na pala akong naipinta. Binigyan ako ng university ng award. Yun nga, yung first student artist. Ikinolek nila lahat yung painting ko doon sa pantabang, umabot siguro ng 100 plus. I-display doon sa university namin na puno ko yung lobby. Sabi nila, pag artist daw, kailangan meron kang medium, meron kang subject, at meron kang style. Nag-decide ako na blood na yung gamitin ko noon. Naghanap ako ng isang obrang hindi ko makalilimutan, no, sa buhay ko. Ang title ko nito yung Eros, kasi yung Eros ang ibig sabihin nun, Gods of Love. Thank you.
Una, ang ginagamit ko, pag ako lang yung kumukuha, meron kasi ako Lancet noon, na-improve na siya. May mga kaibigan na tayong doktor, mga nurse, so sila na yung kumukuha sa akin. Lalo't pagka medyo malaki-laki yung gagawin yung obra, so kailangan dapat marami yung blood. Hanggat maaari yung brush ko, maikli lang yung kanyang brush, no? Then, yung blood ko, hanggat maaari, pumasok siya dun sa cloth. Para yung blood hindi natatanggal. Para maging mansa ang dating niya. Ang tawag doon sa technique na yun, dry brush, no? Dinidiin mo yung brush dun sa canvas para pumasok yung paint. Hanggat bata pa, nakakatulong yung pagsundot dun sa ating kakayahan sa paglikha ng obra. Kapag na-inspire ka, no, magdidiretso na yun. Pinaka-trigger mo na yung ma-inspire ka. Ang pagiging makasining, taglay na natin, magmula na tayo pinanganak. No? Kaya lang nasa sa atin na kung paano nating linangin, saliksikin, sa kapagyamanin. Unti-unti, nakilala ko sa paggamit ko ng blood. At ito yung naging daan para makita ng iba yung aking mga obra na ginagawa, no? At ma-appreciate ng iba. Kaya blood yung pinili ko. Simbolo siya ng buhay at pag-ibig. Para sa akin, blood is life and blood is love. So mahalaga sa akin yung bawat patak ng dugo ko. Ginagamit ko lang yon para imulat ang kabataan pagdating sa kasaysayan, sining at kultura ng ating bansa. Ako si Elito Sirka, mas kilala bilang Amang Pintor. At ako ay isang blood painter.